Hello guys! Welcome back sa aking channel, sa Echo TV. Yan guys, muli na naman akong nagbabalik para gumawa ng isang magic tricks. Kaya kung gusto mong matuto para sa'yo ang video na to. At kung bago ka pa lang sa channel ko, huwag mong kalimutang mag-like, share, comments, and subscribe para lagi kang updated sa mga bago kong video. So bago ang lahat, shoutout nga pala kay Marian, Shamshay, Lacambra, at Pogi Always. So let's go! Meron ako ditong normal deck of cards. Yan, shuffle ko muna yung mga cards para masatisfy ka na magkakahalo sila. Ngayon, pumili ka ng isang baraha. So yan, titignan mo to. Ngayon, tatandaan mo. Huwag mong kakalimutan. Okay na? Okay na. Yan, ilalagay ko ngayon sa gitna. So yan, cut. Ayan. Ngayon, shuffle pa natin para masatisfy ka na talagang wala na yung card mo. So, ayan, isang cut pa. Ayan. Ngayon, hindi ko na alam kung nasan dito yung baraha mo. So, titignan natin itong sa ibabaw. Ito ba yung card mo? Hindi. Ayan. So, hindi itong nasa ibabaw. Tignan natin yung nasa likod. Ito ba? Hindi. So, hindi ito at hindi ito yung nasa ilalim. Ayan. Ngayon, magdadown ako ng mga cards nang naka-face up. Magsabi ka lang ng stop kung kailan mo gusto. Ayan. Stop. Stop. So, itutuloy pa ba natin o dito na? Tutuloy pa. So, yan. Tuloy-tuloy pa rin. Stop. Stop. So, sa tingin ko, ito yung card mo. So, maniniwala ka ba? So, ayusin mo na natin. Ayan. Ngayon, ilalagay ko dito ng naka-face down. So, yan yung card mo sa tingin ko. So, yan. Ngayon, ubusin na natin to ng naka-face up. Yan. Kitang-kita mo naman lahat sila naka-face up. So, tignan natin kung yun nga ba yung pinag-stopan mo ay yung card mo. So, ayan. Tignan natin. Ayan. Kung mapapansin mo, may isang naka-face down. Ito yung linagay ko kanina. So, sabihin mo, ano yung card mo? Ten of spade. Ten of spade. Tignan natin. So, ito nga yung card mo. Kung gusto mong malaman kung paano nga ba nangyari to, samahan mo ako sa aking tutorial. So, ito nga guys yung magiging tutorial sa ginawa kong trick kanina. So, sa trick na to, wala itong setup. So, ang kailangan nyo lang gawin, ayan, papiliin nyo yung spectator ng ating card. So, halimbawa, ito ang napili niya, King of Hearts. So, kailangan itong card niya ay mapunta dito sa ibabaw. Kailangan nating makontrol siya. So, halimbawa, ayan, ilalagay ko ngayon sa gitna. So, ayan, itutulak mo ngayon sa papasok. Habang tinutulak mo siya papasok, itulak mo rin siya pababa. Ayan, so, meron na siyang break. So, gagamitin mo tong pinky. Ayan, iharang mo na siya dyan. Magkakaroon siya ng break. So, ayan, i-maintain mo yung break na yan. Sa unahan, wala. Ayan, ngayon, ikakat mo siya. So, isa, dalawa, tatlo, ala. Ngayon, nandito ngayon siya sa may top ng ating deck of cards. So, yung susunod na ating gagawin, kailangan itong card niya ay mapunta naman sa pangalawa. Ayan, merong random card sa unahan at yung card niya ay nasa pangalawa. So, paano nga ba gawin yon? So, yung ginawa ko kanina, ayan, kukuha tayo ng isang card sa ilalim. So, itong daliri mo, ayan, ipupush mo dito. Ayan, bigyan mo siya ng pressure at islide mo ng ganito. Ganito, ayan. Habang ginagawa mo yan, ayan, sa likod, mapapansin mo, ayan, meron, magkakaroon siya ng break dahil tinulak mo to. At itong pinky mo, ihaharang mo na dyan. So, ayan. I-maintain mo yung break na yan dito sa isang card. So, sa harap mula. Sa likod meron. Ngayon, pagkatapos nito, hawakan mo siya ng tambo. Ayan. Maintain mo yung break na yan gamit itong tambo. Ngayon, hawak mo na siya nito. Ngayon, ang gagawin mo, ikakat mo siya. So, ayan. Kunin mo to. I-slide mo. Ikat mo siya sa gitna. Kunin mo ng isang kamay mo. Ayan. Ngayon, ididikit mo siya dito sa may ilalim. So, ayan. Ihalo mo na siya dun sa pinagkatan mo. Ngayon, ikakat mo ulit siya dito sa likod. Ilalagay mo siya dito sa ibabaw. Isa. At ubusin mo yung may break. Dalawa. Ayan. Ngayon, merong random card sa unahan. At yung isa, yung card niya. Ganun lang kadali yung step. Ngayon, pwede mo rin siyang ishuffle. Ayan, tulad nito. Ayan, i-maintain mo lang yung dalawang card sa unahan. Ayan, yung random card at yung card niya. Ayan, pagkatapos, papaliwanag mo sa kanya na wala ka ng idea kung nasan yung card niya. Ngayon, ipapakita mo yung nasa top ng deck of cards na hawak mo.
Papakita mo sa kanya na ito ba yung card mo? So, hindi. So, habang pinapakita mo to, yung isang kamay mo, yung may hawak na mga baraha, itutulak mo to, palabas, ganito. Ayan, habang tinutulak mo yan, iharang mo na yung pinky mo. Pagbalik niyan, ayan, meron na siyang break. I-maintain mo yung break na yan dun sa card niya. Ayan, tulad nito. Ayan, habang nakapoko siya dito, ayan, ikaw gagawin mo, itutulak mo to, ibabalik mo. Ayan, maintain mo yung break na yan. So, papaliwanag mo, ito ba yung card mo? Hindi. Ayan, ididikit mo na siya dyan sa unahan. Ayan, isama mo na yung dalawa na yan. Ayan. So, papaliwanag mo sa kanya, kukunin mo to, yung dalawa. Ayan. I-fix mo lang ng ganyan. Ayan, card niya at yung random card. Papaliwanag mo. So, wala dito sa ibabaw. Ngayon, ipapakita mo yung ilalim. So, i-flip mo to ng ganito. Ayan, papakita mo yung ilalim. Ito ba yung card mo? Hindi rin. So, wala dito sa ibabaw, wala din sa ilalim. So, ito yung card niya. Ayan, i-fix mo ng ganyan. Ngayon, ididikit mo ng ganyan. So, ayan. So, wala sa ibabaw, wala sa ilalim. At ibabalik mo ulit ng ganito. Ngayon, yung susunod na gagawin mo, ayan, sasabihin mo sa kanya, magda-down ka ng mga baraha ng naka-face up. Ayan, tulad nito. So, mag-down ka muna ng mga iilan. So, mga lima. Bago ka magsalita na, pwede kang mag-stop kung kailan mo gusto. So, halimbawa, ganito. Stop. So, halimbawa, dito siya nag-stop. Ngayon, ipapaliwanag mo, sigurado ka na ba na dito tayo mag-stop o itutuloy pa natin? So, halimbawa, sabi niya, sige, ituloy pa natin. So, ayan, tuloy ka pa rin. Ngayon, habang tuloy-tuloy ka, dahan-dahan ka lang para hindi ito maubos. So, sasabihin mo, mag-stop ka kung kailan mo gusto. So, stop. Ayan, papaliwanag mo sa kanya na, o ayan, dito ka nag-stop. Sa tingin ko, ito na yung card mo. Papaliwanag mo sa kanya. Ngayon, hindi yan maniniwala sa dinami-dami ba naman ito. Ngayon, papaliwanag mo sa kanya. Ngayon, kukunin mo to, yung isang card, ilalagay mo ngayon siya dito sa ibabaw. So, bago mo to kunin, ayusin mo muna to. Dapat maayos ang pagkakalagay nito. Ayan, so dapat, ano siya, fix siya. Ayan, so okay lang ng ganyan. So, kukunin mo na to, ilalagay mo siya ng, ayan, naka-outjug siya dito. Pagpapunta dito yung slide mo mamaya, dito mo siya ilalagay. Pag papunta naman dito yung slide mo, dito mo siya parte ilalagay. So, bakit? So, ganito yan. Dahil dito mo siya ilalagay, dahil papunta dito yung slide mo. Ayan. So, dito mo na yung ipapaliwanag ko. Ayan. So, ito yung card mo sa tingin ko. Ngayon, ipi-face up mo to ng ganito. So, ayan. Itong naka-face up, ito talaga yung card niya. So, ikakat mo to ng manipis lang. So, ayan, ikakat mo siya ng manipis lang. Papaliwanag mo sa kanya. So, ayan, ilalagay ko pa tong mga baraha ng naka-face up. Ayan. Kunti-kuntiin mo. Ayan. Ayan. Pag kunti na lang, papaliwanag mo. Ayan, lahat sila naka-face up. Kitang-kita mo naman. So, ayan. Dapat naka-fix siya ng ganyan. Ayan, maayos yung pagkakalagay mo. So, ayan, papaliwanag mo sa kanya. Kukunin mo na to lahat. I-slide mo na siya ng ganyan. Ayan, kung mapapansin mo, yung isang card, ay yung linagay natin kanina, may naka-face down. So, ito nga yung card niya. So, yung linagay mo kanina, ayan, ito talaga siya. Na, ayan, naharangan lang siya ng mga card kasi naka-outjug siya kanina. So, ganun yung sekreto doon. Ayan. So, ito siya. So, pag papunta naman dito yung slide mo, dito mo siya parte ilalagay. Ayan, tatakpan mo siya, i-slide mo siya ng ganyan. So, ayan, hindi siya lumalabas. Ganun lang kasimple yon. Ayan. So, ganun lang guys, kadali yung trick na to. So, practice lang. Salamat sa panonood.